Hello mga ka-Kaizen, sa araw na ito, i-demo natin kung paano gamitin ang Tabtrader. Ito pong mayroong circle at letter T. So makikita nyo po nyan, ang gamit po dito is para po i-track kung paano ma-detect ng maganda yung live rates ng isang digital currency. So, sa akin po, kasi andyan na siya. So, available po siya sa Google Chrome o kaya'y Google Store ng isang handset. So, sa akin, pag-search niyo po yan, Tabtrader. So, Tabtrader. So, sa akin po, napapansin nyo, naka-open na po siya. So, open nyo na lang natin po. Basta i-download nyo lang po siya sa mobile nyo po, ha? So, ganito po ang itsura niya. So, sa account po, sa accounts, hindi po ko po siya nilagyan ng account kasi ang purpose ko lang naman is ma-monitor ang isang digital currency. So, may iba't ibang international currency converter graphics po na nag-offer tulad ng BitMEX, Binance, Currency.com, Bittrex, or Bitfinex. So, ang gagawin nyo lang po dyan, para ma-add yung mga ganyan, i-click nyo lang po yung nasa upper right side na plus sign po. Dito nyo po siya makikita. So, for example lang po, kukunin natin si Bitfinex. So, si Bitfinex, may kanya-kanya din siyang digital currency na ino-offer. So, since ako mayroon na, so balik na lang po tayo. So, dito na po tayo sa, ang gamitin ko na lang is si Bitfinex. So, si Bitfinex po, pag i-open ko po yung graphic, andito na po siya. So, ito po ay BTC to USD. So, napapansin nyo, naka-green sign po ang live rates ng BTC to USD. Ito namang kulay blue sa taas, iyan po yung ginawa ko na alarm na kung sakali nilagpasan ng green na to, yung bar na yan, so ibig sabihin, mas tumaas pa lalo ang Bitcoin. So, paano po natin gagawin yan? Press nyo lang, long press nyo lang po yung screen ng mobile natin. Mapapansin nyo po, meron siyang white na nakakross. Kung saan mo siya bibitawan, basta pag nakagreen po siya, ibig sabihin po noon is nasa positive po siya. Or ibig sabihin, umakyat yung value ng isang digital currency or mismo ng Bitcoin. So, bitawan ko po siya, kunwari dyan. So, makikita nyo po yung logo. Meron po yung sign na bell po. Lagyan natin ng color para ma-detect natin. So, kunwari gusto ko blue. At saka sa sounds din po, pwede siyang lagyan ng iba't iba. Pwede ganyan po. So, sa akin, sige, ganyan. Or, i-check nyo na lang siya. So, automatically, meron siya. So, kung mayroong tataas man yung value ng Bitcoin, maririnig ko siya. So, kunwari, tumaas po yung value ng Bitcoin at nilagpasan po siya sa alarm ko mismo, ibig sabihin, kung mayroon po tayong, Bitcoin sa mismong Bitcoin wallet natin, ibig sabihin, pwede natin siyang i-convert from Bitcoin to PHP. Pero naman, kunwari yung graphics nyo is pababa at nagiging red. At lagyan natin siya, sige, kunwari red na mismo. At i-check na lang natin. So, yung red na may alarm, so ibig sabihin, naka-alarm siya kasi may bell po siya. So, kunwari yung green is bumaba at napuntahan yung red na alarm na ginawa natin. Ang ibig sabihin po nun, pwede tayong bumili ng BTC. So, from PHP to BTC. Yun po yung gagawin natin. So, sana po nakatulong. Basta madali lang po siya. Touchscreen nyo lang po. I-touch nyo yung screen. Bitawan nyo po. Automatic may alarm. I-set nyo lang po siya. Depende na po sa inyo kung ano po yung desired amount na gusto nyo i-gawin. Okay, positive naman kung may plano kayong mag-convert from BTC to PHP po. So, sana nakatulong po to at
magamit po natin to para po mas kumita tayo sa Coins.ph at mamomonitor natin yung value ng Bitcoin natin or maaari na ba tayong mag-convert from PHP to isang digital currency. Meron po siyang iba't ibang either BCH to USD, nasa sa inyo na rin po yun. So sana makatulong to para po mas mapalago nyo po yung account natin sa Coins.ph natin. Maraming salamat po at keep on case. And thank you po at sana'y mag-subscribe kayo sa channel ko po. Salamat!